Sa pagsisimula ng linggo, matapos matalo sa pinaglalaban ng immunity, ang yellow team nalagay na sa alanganid. Ginamit ni Brenda ang kapangyarihan upang ligtas ang sarili. Kaya naman, ang mga maliligtas mula sa nominasyon ay sina Aliza, Jordan, Ian at Alexa. Ang mga nasa kabilang grupo, kayong lahat ang mga nominado ngayong linggo. Nabuksan din ang kwento ni na Ian at Alexa na napapalapit sa isa't isa ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sinitikan niya ako. Sinitikan? So hindi ko siya kayang tanggapin. At wala pa akong nakukuhang apology. I felt really bad. Hanggang sa sinubukan nilang pag-usapan ang issue. Ayoko nung kinukomfort ako na para akong ginagawang bata. Bakit ka sa akin pumitik? Hindi ko deserve yung pitik na yun. Hindi ako natutuwa sa timing mo. Hindi talaga match yung personality mo sa personality ko. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman to sa'yo. Hindi ko alam kung kailan ka totoo. That is so offensive. Hindi kita pa. Sorry kung sinabi ko sa'yo yung nararamdaman ko. Okay na yun. Okay. Hindi kasi okay. Kasi... Okay lang. Oh my God, ang bastos kausap. Pagod na ako sa... Ano na nangyayari? Alamang pwente. Isang special task naman ang hinarap ni Ian sa pagatid ng balita mula sa outside world. At dahil napagtagumpayan niya ito, isang special na mensahe ang kanyang natanggap. Don't worry. He's doing okay na. And prayers pa more. Take care ka dyan. Nagkaroon din ng pagkakataon ng ibang housemates na makatanggap ng mensahe mula sa kanilang loved ones sa outside world sa pamamagitan ng isang electric maze task. Ang unang ibang housemates na makagawa nito ay makakatanggap na ng mga mensahe mula sa mga minamahal nila sa outside world. Our decision. Ako sino? Madam Bo. Oh, thank you, nanay ko. Luwed! Hindi pa rin nagtatapos ang hamon dahil hamon naman ang pagpapakto ang sunod na hinarap ng lahat. Ako po ay si Reyna Brenda. Ang nilalaman ng bowl na yan ay iba't ibang mga katanungan na tutulong sa iyo para maipalabas ang katotohanan. At ang mananalo ay ang magiging court jester mo. Aliza, alin ang mas pipiliin mo? Pagiging totoo o play safe? Ang goal ko talaga dito ay mas makilala at magpakatotoo sa aking sarili at sa mga housemates. And naniniwala ako na dahil doon, isa na akong big winner. No bias, feeling ko si Aliza nakapagbigay ng maganda na Naghatid naman ng saya ang court jester ng mahal na Reyna. Ang court jester, ano ang ginagawa nila para makuha ang atensyon ng mga makikinig? Thank you. Mahusay. Ang kulitan napalitan ng pangamba dahil sa dalawang klase ng balitang maaaring marinig ng housemates. Ang mga maganda o negatibong komento mula sa outside world. Alexa! Man! Medyo nakakairata nga minsan, parang nakakasuffocate ng pag-comfort ni Alexa. Bossy si Alexa. Give chance to others din minsan. Bashers don't really affect me anymore. Okay, bad po. Angie is a huge faker too. I really don't like Angie so much. Pabebe. Whoa! Anyway, it's so mababaw, kuya. Pabebe daw ako. I don't care. Basta, I'm just being me. Benedict, sorry to burst your bubble, pero you're talking about the woman who, among all of you there, has a stable showbiz career. I think this is about yung kay Alexa. Baka, may sinasabi ka about me na... Masama. So, siguro, dinown mo ba ako? No, of course not. Tanong kita eh. May nasabi ba ako na sobrang bad about Alexa? Pipiliin ko na lang munang maniwala sa mga sinabi niya para hindi magbago yung pakikitungo ko sa kanya. Saan nga kaya hahantong ang mga kaganapang ito? Yan ang pakatutukan dito lang sa PBB Community Season 10. Umaga bago ang naganap na pagbabasa nila ng mga komento, si Alexa na ikwento ang naging pag-aayos nila ni Ian. Kami ni E, okay na kami. Happy ako na those days are over kasi jirits na jirits talaga ako sa ganun. Nag-away muna kami sa labas ni Ian. Nag-walkoutan ako, nag-galit din ako. Tapos bago matapos yung gabi, sabi ko hindi ako makakatulog nito. Kausapin ko siya.
diretso na kasi nominated ako, I might go the next day and I don't want to bring baggage with me and leave him with my baggage. So, kinausap ko, sabi ko, sorry sa lahat ng mga nasabi ko, sorry sa lahat ng moments na hindi tayo nagtugma. Tapos yun, nilinaw ko na ganito na lang, hanggat nandito tayo sa bahay, friends lang. So, okay, okay, edi tapos. Friends lang talaga. Napag-usapan na namin yan ang walang ibang nakakalam. At matapos ang ginawa nilang pakikinig sa mga komento mula sa outside world, mas diretsahan nang napag-usapan nina Alexa at Ian ang tungkol sa naganap na hindi pagkakaunawaan. Kasi paulit-ulit, pero di ako galit. Diba nung umalis naman ako sa'yo dun, sumisigaw ba ako? Yun lang yung way ko din para matapos yung usap nang hindi tayo nag-escalate. Gets mo? Kumbaga, yes, hindi kasi tayo pero minsan may mga conversations kasi na dapat iniintay mong matapos, impatient ka masyado. Basta sobrang thank you nung gabi niyo, yung ginausap mo. Kala ko hindi ka makikipag-usap eh. Yun lang naman, buti kagpapaano. Luwag-luwag, nakagaan-gaan naman sa pakaramdam. Samantala, si Reyna Brenda ipinatawag naman ni Kuya. Ipinatawag kita ngayon, Brenda, dahil gusto kong malaman mo rin ang mga nasasabi tungkol sa'yo mula sa outside world. Okay. Sa harapan mo, Brenda, ay may dalawang scroll. Tulad ng sa mga housemates, ang isa ay good at ang isa naglalaman ng bad comments. Ano ang nais mong piliin mula sa dalawa? Ako po, my brother, okay lang po magbasa ng totoong comments basta bad para ma-assess mo yung sarili mo. Pero yung makabasa ka ng comments na alam mong hindi naman talaga totoo, paano mo i-assess yung sarili mo? Negative vibes po yung papasok sa akin o may papakita sa iba. Hindi ko po gustuin yun. Kaya gusto ko po, mabasa ko po yung positive na sinasabi sa akin ng tao. Pipiliin ko po yung white po. Tawang-tawa ako kay Brenda Mage. Capital, ha 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 ha. O, diba? Light lang, ha ha ha. O, di masakit. Nakakatuwa talaga si Brenda dahil sa kanya laging tumatawa ang mga housemates. Pati rin ako. Boring pag wala siya. Smiley. O, diba? Pangatlo. Talagang comedian tong si Brenda Mage, ha? Ang ahabi ng mga pick-up lines niya as a professor. My very memorable moment. Kahit yung mga parts na medyo wali, napapatawa pa rin ako. Di ba? Ang sarap-sarap po. Ito po, kuya. Ito po yung mga bagay na masasabi kong magmamotivate sa akin at mag-i-encourage pa sa akin para to do better, to do more, and to make more surprise jokes at pick up. Kahit wala nga pong kwenta, sinasabi nga po nila, kahit wali na joke, nagagawang ko pa rin ang paraan para mapatawa yung housemates kasi yun po yung kailangan namin dito para mas mapagtibay pong aming samahan. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Brenda. Pagbalik sa mga kasama, si Brenda pinansinong muling pagiging malapit ni na Ian at Alexa. Matingan mo. Alam mo, love at trip ako kasi kilala natin si Ine, hindi ganyan. Then bakit ganyan siya? So ano na question mo? Gabi ko sa kanya kung love niya. Pagka ko na, oo. Panindigan mo. Pero kung ginagawa mo lang yan for love and purposes at hindi ka na totoo, pati kami friends mo, hindi na rin maganda yung kakapa. Pero baka naman totoo na nga. Sana nga. Inaano niya lang. Yan na nga. Kung dating dyan sa party, mag-uusap kami, tatanungin ko lang naman siya. Tapos ikaw yung nasa stress, oo. Eh bakit? Ganyan, di ba? Pero ganyan mo, nakakatong baka ikaw na lang muna nasa friend. You wanna support him naman sa mga gusto niya. Pero gusto, oo. Pero sabihin mo sa kanya, maging totoo ka lang dun sa akin. Kung ano ba talaga. Kung gusto mo talaga, hindi gusto mo talaga. Yun lang naman yung hinihingi mo. Feeling ko magiging at peace din yung heart mo. Pag nalaman mo dun sa kanya, kung ano talaga ang totoo. Maya-maya, muli siyang pinatawag ni Kuya. Brenda, alam mo naman na lahat ng mga nangyayari sa loob ng bahay ko ay nakikita ko. Apo. Isa sa mga napapansin ko ay yung mga usapan mo tungkol sa ibang housemates. Nais ko lang itanong sa'yo, Brenda, bakit
hindi natidiretso sa taong tinutukoy mo. Yun na nga po kuya. Kaya bilib pa ako kay Sam kasi po may mga bagay na alam niyang hindi na maganda o ginagawa na nung iba, sinasabi niya diretso. Ako po, hindi ko po kayang gawin at mas lumalaki pa po yung issue kasi isa rin po ako sa mga marites at nagpapakalat or nagbibigay opinion doon sa ibang tao rather than diretsuhin po yung tao. Ako po kasi kuya, talagang hindi ako marunong mag-straightforward. Kagaya po nan kay Ian po, may negative po akong nasasabi kay Alexa dahil sa nakikita akong gawain ni Alexa about kay Ian. At same time po, nakikita ko po si Ian na hindi maganda yung ginagawa niya kay Alexa, na hindi naman pala niya ganun ka todo love si Alexa or gustong gusto para maging jowa. Pero yung pinapakita niyang actions, mamimisinterpret ni Alexa. So nakikita ko na apektuhan ka, pero naniniwala ako, Brenda, ang mga ganyang usapin ay maganda kung ito ay dinidiretso sa lahat ng mga taong naapektuhan. Dahil tulad ng lagi niyong nababanggit, iisa kayong pamilya sa loob ng bahay ko. At naniniwala ako na hindi magandang kaugalian na pinag-uusapan ninyo ang isang tao nang hindi nila nalalaman. Apo. Lalo na kung pamilya kayo. Apo. Kaya yun ang nais ko mula sa iyo, Brenda. Apo. Nitong linggo nga ay iba't ibang komento mula sa outside world ang natanggap ng mga celebrity housemates. Isang naiibang hamon na nagbigay din sa kanila ng mahalagang leksyon tungkol sa kanilang pagpuna sa isa't isa. Magkakaroon nga kaya ang mga housemates ng sapat na lakas para harapin ang bawat isa at sabihin ng harapan ang kanilang mga saloobin. Yan ang ating pakatutukan dito sa Sex Eviction Night ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Dalawang celebrity housemates ngayong gabi ang haharap din sa katotohanang hindi na sila magpapatuloy pa sa loob ng bahay ni Kuya. At iyan nga ay nakasalalay sa inyong omnivotes sa text at Kumu. Pero pukpukan na nga ba ang botohan, B? Pukpukan talaga. Good evening, Tony. At kumusta mga kapamilya? At kumusta Team Online na nakatutok lahat ngayon sa isa namang matensyong double eviction? Ipaalam niyo sa amin ang inyong saloobin, kasabay ng inyong pagboto, and syempre, please post using our official hashtag PBB6EvictionNight. And tama ka, Tony, pukpukan nga, kaya narito na ang lagay ng botohan as of 6:30 p.m. Uunahin natin ang tally ng inyong votes to save mula sa text at Kumu. Nangunguna si Housemate A, 21.15%. Sumunod naman si Housemate C, 19.67%. Sumunod si Housemate D. Sorry, humunod si Housemate E at si Housemate D. At ang dalawang pinakamababa sa inyong votes to save ay si Housemate E, 11.67%, at Housemate B, 8.44%. Eto naman mga kapamilya ang tally ng inyong votes to evict mula sa text at sa Kumu. Mababa! Oo, ang pinakamataas na votes to save ay siya ding pinakamataas na votes to evict, si Housemate A, negative 2.99%. At ang mga pinakamababa ang inyong votes to evict ay si na Housemate B, negative 0.31%, at Housemate E, negative 0.27%. Tama ba ang mga math ko? Mukhang pasado naman ang aking math. Pero eto na sa mga hindi pa nakakaboto, itodo nyo na ang inyong only votes to save and to evict. Dahil sa puntong ito, meron na lamang kayong 23 minutes left to vote. Sino nga kaya? Kina Angie, Benedict, Katie, Madam Inuts, Samantha at Shania ang dalawang tuluyan ng lalabas ng bahay. Bago natin yan malaman, isang task naman ang ibinigay ni Kuya kay Reyna Brenda kung saan kailangan siyang isa-isang harapin ng kanyang mga nasasakupang housemates. Kung ano ang naganap sa task na ito, narito, sabay-sabay natin sila. Matapos kausapin tungkol sa hindi direktang pagpuna niya sa ibang housemates, isang task ang binigay ni Kuya kay Brenda. May huling task ako sa iyo bilang Reyna. Okay pa. Nais ko ay kausapin mo ng isa-isa ang mga housemates na sa tingin mo ay kailangan mo rin maging totoo.
sa kanila. Isa lahat ng mga nakikita mong hindi tama sa loob ng bahay. Mayroon akong inihandang buwan mo o trono. Sa tulong ng iyong court jester, maaari mong ipatawag ng isa-isa ang iyong mga kakausaping housemates. Pagpunta sa garden area, naghanda si Reyna Brenda para sa magagarap ng usapan. Sino ba unahin ko kasi? Si Angie ba unahin ko? Hindi ko alam ko. Angie muna, ikaw. I'm in the right place. Basta, okay. Go, pakitawag si Angie. Lord, enlighten my mind po. Sana bigyan niyo po ako ng lakas kung paano po magsalita. Oh my God, hindi ko po alam kung paano po ako matatanggap ng housemates ng ganito. Ilang sandali lang. Thank you, Port Chester. Maaari ka nang umupo, Angie. Salamat. Angie, gaano ka-importante sa'yo na maging totoo? Maaari mo bang aminin or sabihin sa akin kung meron kang sama ng loob sa akin or sa mga housemates dito? Sobra pong importante po yung maging totoo talaga. And I admit na sometimes di ko na sinasabi yung gusto kong sabihin para makorrect din yung anomaly ng isang tao kasi ayoko sila masaktan. Pareho tayo ng ugali, may ganun din ako. Mas pinipili natin manahimik kasi ayaw din natin makakasakit. Ako naman, may sasabihin ako sa'yo based naman sa observation ko bilang ako ay isang reyna. Kung ano ang sinasabi sa iyo ni Ate Tony based sa nomination, so childish, yung parang medyo immature pa yung utak mo pagdating sa mga bagay-bagay. Pero hindi natin mababaling katotohan na ikaw ay bata pa. Mas maganda rin na makinig ka rin sa sasabihin ng mga ate mo, mga kuya mo. Yun naman ang gusto kong sabihin and pasensya ka na kung meron akong masabing hindi maganda. And I really appreciate your being a genuine, beautiful girl with a heart. Wow. Thank you. I can't say mama, but thank you, mahal na Rena. Okay, thank you for telling me where I go wrong. And thank you for assisting me to do better, to be a better version of myself. And I love you all. Thanks. Sunod na ipinatawag si Shania. At pinahatid ni Brenda ang mga naging obserbasyon nito kay Shania. Ako naman, sa nakikita ko, bilang si Brenda, I really appreciate Shania kung gaano siya ka-mature, napaka-independent niya, napaka-paano siya makisama. Minsan lang talaga, may mga point talaga na naiinis sa'yo si Brenda at nababad trip. Sa tuwing merong mga tasks or merong mga gawain or merong mga instruction, tapos dahil sa sobrang confident mo, sa sobrang independent mo, minsan medyo mali lang konti ang pasok, minsan may alam natin na sobrang aggressive ka sa opinion mo and naano mo na yung iba o nababara kita minsan. Ito yung constructive talaga na criticism. So, sobrang na-appreciate ko rin. So, maraming salamat. Kasi minsan, di ko mapansin kung ganun pala ako. I can see how hard you work. I can see, especially lalo na sa mga tasks. Thank you. And maraming salamat. Okay, thank you. And pakitawag na lang si Court Jester. Okay, salamat. Love you. Yung iba po, meron po akong personal na issue na kailangan ko pong linawin. Mas nasabi ko po ng diretso sa tao yung mga bagay na napupuna ko po sa kanila na sinasabi ko lang sa iba. Ngayon po, diretso ko pong nasabi sa kanila. Isa-isang pinatawag ni Brenda ang mga housemate na nais niyang kausapin. Hanggang sa pinatawag na niya si Alexa. Hello po, magandang Rina. Hello, Alexa. Parang spaghetti. Yes. Ayun. So, gusto ko lang linawin or ma-tackle or ma-sabi sa'yo yung mga bagay na minsan ay talaga namang alam naman nating aware tayo sa mga nangyayari dito sa bahay bilang isa nga tayong pamilya dito. At alam ko hindi pa tayo nag-uunda. Ayaw ko kasi ang totoo lang, na-judge kita na nagmumukha kang tanga o desperada. Ibang-iba mga sinasabi ko sa'yo kasi iba rin ang nasa nakikita ko kay Ian. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Angie! Diretsahan na nag-usap sina Brenda at Alexa. Gusto kong ma-open yung about sa inyong dalawa ni Ian.
na alam kong hindi pa tayo nag-uusap dito ni Minsan about sa kanya. Ayan. Ayaw ko kasi ang totoo lang, nadjudge kita na nagmumukha kang tanga or desperada. Totoo. Alam ko sobrang ibang-iba mga sinasabi ko sa'yo kasi iba rin ang nakikita ko kay Ian. So gusto kong sabihin sa'yo na nasaktan ako sa'yo bilang babae na napakagandaan, you don't deserve to be treated like that. Pero ginagawa mo kasi hindi ko alam kung ano yung feelings mo, kung ano naramdaman mo, kung ano yung page mo compared to him. So lagi kong sinasabi sa kanya, ano ba yung si Alexa? Ano ba yung feelings mo kay Alexa? Confused ka ba? Ako sasabihin ko yung side ko. Nung unang linggo, hindi ko napapansin si Ian. Tapos nung second week after nung takot ang Pinoy, may na-feel ako nung niyakap niya ako. So yun na, nag-develop na talaga ako ng feelings talaga. Nagustuhan ko na rin siya. Nung nag-away kasi kami dyan, winock-outan niya ako. Kaya sabi ko nga sa kanya, bastos naman kausap nito. Ginanon ko siya. Dahil yun nga sinabi niya, tinifake mo lang pala ako all this time para may love team. Sabi ko, yan ang pinaka-stupid na narinig ko. Kasi una sa lahat, may love team ako sa labas. So sabi ko sa kanya, ginusto talaga kita. Kung ano yung naramdaman ko, walang halong plastic yun. Basta ako ako. Naka-let go na ako sa feelings ko sa kanya. Pero hindi naman siya yung closed yung door. Pero kung gusto ko na lang is ayusin na. Sabi ko nga sa sarili ko nung una pa lang, I'm so stupid. I'm a stupid talaga. So yun, please enjoy your beautiful face. Huwag kang magpakahagard dahil sa lalaki hindi mo pa hindi naman. Talaga, ano? Hindi pa naman kayo. Huwag mo antayin na maging ganito ka at di ka makarecover. Ganon. So at huwag kang mag-isip ng kung ano-ano mga bagay. Love you. Sulit namang sumalang si Ian. Ay, grabe. May upuan talaga. Snap. Ay, grabe yung setup. So, bilang si Ian, matapos yung week na natapos yung last week, na-i-apply mo ba yung pagiging totoo sa sarili mo towards sa particular na tao like kay Alexa? Or naging totoo ka ba sa pinapakita mo sa paningin namin? Okay. Ang nangyari, sabi ko, after nung week na yon na nagkasama kami ni Alexa, nasabi ko, hindi talaga pwedeng puwersahin dahil hindi kami talaga magtugma. Pero, after that week, naging okay kami. Kumbaga, nagkaroon kami ng pagkakaintindihan na pwede naman talaga kasing walang pressure. Kailangan mag-level up kami into ganito, into ganyan. Hindi kailangan ng ganun. Malinaw yung usap namin noong gabi na yun. Pero bakit hindi mo pa rin iniiwas yung mga ba? Paano pag sinabi ko sa'yo nag-usap kami kanina na dapat okay na kayo, tapos na kayo, naka-let go na siya, okay na kayo, yung pinapakita mo pa rin kanina ay pwedeng mag-lead sa kanya na ma-pull ulit siya, na parang ma-misinterpret ulit niya. Hindi mo ba kayang panindigan yung salita mo na iayon mo sa actions mo? Kumbaga, bawal akong maging sweet sa kanya. Hindi bawal, pero hindi mo ba kayang iwasan? Or dina-justify mo lang na ganyan ka sa lahat? Hindi. Siguro, hindi ko, instead na ganyan yung gawin ko, siguro dapat lang meron kaming pinanghahawakan na malinaw na usap. Which is, nararamdaman ko naman sa kanya ngayon. Hindi mo ba kayang baguhin yung gesture mo para yung tao, hindi naman ma-fall? Iyan, for the fifth time, huwag mo na siyang paiyakin. Hindi mo ba na-gets yun? Ilang beses tayo nag-usap nito, hindi kaya ng babaeng alisin yung feeling sa sayo at galawan sa'yo. Ikaw ang umiwas. Bakit hindi mo pa rin yung nagawa? Hindi na. Sinabi mahal ka, mo ba sabi siya ko o hindi? Kay... Masaya ako ngayon. Masaya ka kasi na. Selfish ako. Ka. Bakit ako selfish? Dahil masaya pwede ko remind yung tao. Pwede ko sabihan. After nito, yung sweetness niyo, ganun pa rin. Huwag niyo na kaming pansinin. Hindi na dapat kami namin kayo pinapansin . Pero iba kasi yung sinasabi ng bibig niyo. Huwag niyo na kaming tanungin. Okay, so yun, kayo na lang bala mag-usap? Oo. Hanggat di naman kayo kasali sa usap . Ba't papansinin yung bawat galaw? Okay. What's wrong? Okay. Huwag niyo pansinin. Go. So, that's all yun for tonight. Yun lang. Okay. Matapos harapin si Brenda, kinausap ni Ian si Alexa. Di, may ikaklaro lang ako. Diba maayos naman yung usap natin na we're good friends? Diba? Magsisimula tayo ulit, ikilalanin yung isa't isa. Basta, ito lang tatanda mo lagi ha. Yung actions na pinapakita ko sa'yo, huwag mo munang dalhin to another level. Ha? Wala na basta ako okay tayo. Kasi naiipit ako doon sa yung pinapakita ko kasing actions is napapaasa kita. Hindi
na. Wala na. Okay na ako. Okay? Kasi pinanggigigilan ako kanina. Hindi ko din alam yung... Pinanggigigilan din ako kanina. Don't worry. Pero sabi ko naman sa kanya na wala na ako dun sa... Wala nang asa-asa kung anuman, whatever. Sabi ko nga kay Mama Benta, kung malambing tayo, para sa akin, para sa akin sa'yo din, sa atin, friends lang yun. Siguro worry siya kasi baka naaasa na naman feelings ako. Mo. Hindi, sinabi ko naman sa kanya na done na ako, over na ako. Medyo diniin kasi ako ni Brenda. Hayaan mo na siya. Ano, kasi ang gusto ni Brenda is... hindi ka nga daw kasi malinaw. Kahit sa akin, malinaw na. Pag lagi ka daw niya tinatarong gabi-gabi, gusto mo ba? Kasi kung gusto mo, ligawan mo na. Yun naman ang point nun, diba? Hindi nga kasi ganun agad yun. Hindi pa yun nandyan. Pwede namin yun gawin. Sa labas. Pwede naman ganun eh. Mm-mm. So huwag ka mag-alala. Lahat ng kilos mo kanina na, kahit patong mo yung paa mo sa akin, friend. May issue yun sa kanya. Oh, yun. Basta yun lang. Kasi sinabi ko sa kanya, sabi ko, kakausapin kita. Moved on and friends. Diba? Gagawa pa tayong kanta. Diba? Ba't parang malungkot ka pa? Hindi, nainis lang ako kay Brenda. Mainis ka, mainis. Ito lang, basta tayo okay tayo. Kung ano mang lambingan yan. Eh, ganun tayo eh. Lumabas ang pagkamarites namin doon sa nangyari na yun. Tutok na tutok. Pero hangad nga ni Kuya na sa task na ito, si Brenda ay maging simula na niya na bukas ang komunikasyon sa pagitan ng lahat ng mga housemates, lalo na patungkol sa kanilang mga damdamin at saloobin para sa isa't isa. Pero ang tanong, ano nga kaya ang naging damdamin at saloobin ng taong bayan para sa ating mga nominado? Sino nga ba ang dalawang napagdesisyonan nilang palabasin ng bahay ni Kuya? Mga kapamilya at Team Online, ito na ang huli ninyong pagkakataon because at this point, you only have 1 minute left to vote. Sino nga kaya ang dalawang lalabas ng bahay ngayong gabi? Ito kaya ang singing sweetheart ng Siargao na si Angie, ang stream boy apo ng Pangasinan na si Benedix, ang musical wonder boy ng Paranaque na si KD, ang Mama Bentang live seller ng Cavite na si Madami Nuts, ang bread queener ng Palawan na si Samantha, o ang rising darling ng Quezon City na si Shania. Muli, meron na lamang kayong 30 seconds left to vote to save or vote to evict. Pwede yan sa text, BBS space name of housemate or BBE space name of housemate at isend sa 2366. At syempre, nandyan din ang Kumu app na talaga namang grabe ang nagiging bagsakan ng mga virtual gifts during the last 1 minute. So anything can happen. You only have 5, 4, 3, 2, and 1. Voting is now officially closed. Ilang saglit pa, dalawang celebrity housemates na ang haharap sa mapait na katotohanang tapos na ang kanilang Pinoy Big Brother journey. Abangan niyan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Sikat ang Pinoy! Sikat ang Pinoy! Tinitingin lang sa mga kalating ko! Sikat ang Pinoy! Yes, sa mga kabataang Pinoy na hindi pa nakakapag-audition para maging next teen housemate ni Kuya, magsabit na ng inyong Kumu audition clip simula ngayong gabi, December 11, and get the chance na maging Carlitos Choice kung mapabilang kayo sa top 10 na may pinakamaraming likes at manalo ng 10,000 pesos. Aabangan namin ang mga audition ninyo, kapamilya. Samantala, narito na po ang kinalabasan ng buong linggo ninyong pagboto para sa ating mga nominado. Narito ang huling tally ng pinagsama ninyong votes to save mula sa Kumu at sa text. Wow, daming nakahabol last minute. Nangunguna si Housemate A, 19.71%. Sumunod naman si Housemate B, 17.95%. Sumunod si Housemate C, 16.47%. Sumunod si Housemate F, 16.25%. At ang dalawang pinakamababang votes to save ay sina Housemate E, 13.40%, at Housemate B, 9.03%. Narito naman mga kapamilya ang final tally ng pinagsamang votes to evict mula sa text at sa...
Napakamarami pa rin votes to evict si Housemate A, -2.17%. Sumunod si Housemate F, -1.93%. Housemate D, -1.45%. Si Housemate C, -0.90%. At ang dalawang pinakamababa naman na votes to evict, magkadikit lang. Si Housemate E, -0.38%. At Housemate B, -0.37%. Pero ito na ang pinaka-importante. Pagsasamahin na natin ang kabuoang votes to save at votes to evict. Ayan na nga mga kapamilya, pinakamataas, Housemate A, sumunod Housemate C, sumunod Housemate F, sumunod si Housemate D. At ang dalawang pinakamababang boto ninyo ay sina Housemate E, 13.02%, at Housemate B, 8.66%. Sino kaya ang nagmamay-ari ng mga boto na yan? Ito na ang pinaka-aabangang anunsyo, Tony. Good evening, housemates. This week ay nakatanggap kayo ng balita at mga komento mula sa outside world at nagkaroon din kayo ng pagkakataon na harapin ang mga saloobin nyo tungkol sa isa't isa. Matanong ko lang ang naging Reina niyong si Brenda, ano ang natutunan mo sa kabuuan ng task na ito, Brenda? Ang natutunan ko po ay wala talaga sa rin. Natutunan ko po sa kabuuan ng task na to na it's better talaga na maging totoo ka sa sarili mo at totoo dun sa mga tao na kapaligid sa'yo. Kasi kahit ano pa man ang sasabihin ng mga tao sa labas na sumusubaybay, kahit ano man negative o positive ang importante, totoo yung sinasabi mo sa harap ng mga kasamahan mo dito. Yes, salamat Brenda. Ngayon naman ay oras na para harapin ng mga nominado ngayong linggo ang hatol ng taong bayan. Tatlo sa inyo ay unang makakaalam ng kanilang kapalaran ngayong gabi. Benedix, napatunayan mo nga ba ang iyong galing at determinasyon dito sa loob ng bahay, kaya naman sapat na nga ba yon para harapin mo pang mas malaking hamon bilang isang ex-housemate. Katie, kahanga-hanga ba ang naging malaking pagbabago at pagpapahalaga mo sa iyong sarili at nararamdaman? Kaya naman oras na para ipagpatuloy mo ang maganda mong nasimulan dito sa labas ng bahay. Samantha, makapag-iiwan ka na nga ba ng malaking marka sa puso ng iyong malalapit na kaibigan sa loob ng bahay? Kaya naman, panahon na to make your mark on your new beginning dito sa outside world. Benedict, Katie at Samantha, dalawa ang maliligtas sa inyo at ang isa naman ay tuluyan na magpapaalam sa kanyang mga kasama. Ang una kong bibitawan ay ang magandang balita. Dahil ang unang pangalang babanggitin ko ay ang siyang unang ligtas ngayong gabi. Congratulations because you are safe tonight. Katie. Thank you. Oh my God. May isa pang tuluyan na makakahinga na maluwag. Congratulations dahil hindi ka lalabas ngayong gabi. Samantha, you are safe, and I am sorry, Benedict. You have just been evicted from the Big Brother house. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. I will be back, housemates. I'm just like you. I get happy and get sad, just like you. Oh my God. I win battles and I lose them too. But that doesn't mean that you won't know where you found me. I'm just like you. I find love and I feel like you can see.
si Benedix na nga ang unang hinatulan ng taong bayan at siya ang unang evicting ngayong gabi. At maya-maya ay malalaman na rin natin kung sino ang isa pang lalabas ngayong gabi. Pero sa ngayon, kasama naman natin virtually ang kapamilya ni Benedix. Narito ngayon ang kanyang Daddy Nixon. Good evening, Daddy Nixon! Hi, good evening. Daddy, pwede po ba kayong magbigay ng isa sa mga narinig o nabasa ninyong komento tungkol kay Benedix dito sa outside world? Positive man yan o negative? At ano po yung gusto ninyong sabihin tungkol dito? Positive lang po tayo. Ang narinig ko lang sa positive is kahit na makalabas man sa ano sa bahay ni Kuya, marami naman siyang talento at ano na pwede siyang magpatuloy sa labas ko. Yes, totoo yan, Daddy Nixon, and I'm sure proud na proud kayo kay Benedix. Maraming salamat po. Maya-maya lamang ay makakausap niyo na po si Benedix, pero bago niyan, si Kuya muna ay may mahalagang mensahe para sa kanya. Sabay-sabay nating panoorin. Benedix. Kuya. Gusto kong malaman mo na naging malaking bahagi ka ng aking bahay. At hindi ko malilimutan ang lahat ng ibinahagi mo tungkol sa iyong buhay at sa iyong sarili. Huwag mo rin sanang kalimutan ang nabuunin niyong samahan ng inyong mga housemates. Panoorin mo ang ilan sa mga alaalang ito sa loob ng aking bahay. I'm Benedix Ramos, and I'm a content creator and Kumu live singer. I'm just like you. Benedix, sa unang pagpasok mo dito sa aking bahay, ay nasubok agad ang iyong determinasyon at pakikisama. Pero di rin nagtagal, ay ipinakita mo rin ang tunay na ikaw. Dito nakilala mo ang bago mong mga kaibigan at maituturing mong bagong pamilya. Hindi natin pinili ang mga tao makakasama natin sa loob ng bahay. And it takes time bago natin pagkatiwalaan ng mga tao sa loob ng bahay. And trust also takes time and a lot of conscious effort para ibigay yun sa isang tao. Hindi lang dun, ipinakita mo rin na kaya mong higitan ang mga pagsubok na dumaan sa iyong harapan. Pero hindi mo hinayaang makaapekto ito sa iyo. Dahil nakita ko na inuna mo ang pagpapahalaga sa iyong mga kasama. Napatunayan ko po na kaya ko rin po pala talagang mag-step up. Ang dami ko rin pong na-discover, hindi lang po sa ibang housemates kundi sa sarili ko. Tuloy mo lang ang iyong pangarap. Aking stream boy apo ng Pangasinan, Benedix. Marami siyang pangarap sa buhay. Pero Unity Season 10 would like to thank Hawk, ahead of the pack. Talent sa performance na gustong ibahagi, ito na ang pagkakataon ninyong makasama sa jamming ang ating mga celebrity housemates. Muli mag-stream na mula ngayong gabi hanggang December 15, and we will look forward sa magiging masayang gig ninyo ng mga housemates. Kung kayo ang palaging manalo sa PBB Community Christmas Gig, good luck! Samantala, eto na isang celebrity housemate na ang sasalubong sa buong community. Tony? Yes, mga kapamilya, sama-sama nating salubungin ang stream boy apo ng Pangasinan, Benedict! Hello, Benedict! Welcome back sa outside world! Yes, maka-overwhelmed, di ba? Yes, pero syempre kasama natin si Daddy Nixon mo virtually. Nervyos ka. Virtually, ayan, Daddy! Yes, ano pong mensahe nyo kay Benedix, Daddy? Hi. Hi, Pa. Hi, Ben, Kuya. Yes, ano pong mensahe nyo kay Benedix,
I'm so proud of you, anak. Maraming nagmamahal sa'yo dito, kaya pagpatuloy lang kung ano man yung panagsimulan mo. We love you. Alam na ng mga kapamilya mo. Thank you very much. Love you pa. Thank you so much for yes. support. Yes! Naku, masaya ang Pasko nyo. Reunion talagang. Siya. Yes, masaya talaga ang Pasko. Magkakasama ang pamilya. Pero syempre, ngayon naman tatanungin natin si Benedict. Benedict, para sa'yo, sa mga natitirang celebrity housemates sa loob, sino sa tingin mo ang deserving na manatili hanggang dulo at bakit? Well, very consistent naman po yung naramdaman ko sa taong to. Like, simula pa lang po sa pag-welcome hanggang sa pag-exit, hanggang sa pananatili ko doon. Pili ko si Mama Nuts po talaga yung tumatayong nanay at the same time siya po yung may pinaka sobrang na-touch ako na kwento. At yun, sa pamamalagi ko nga po sa bahay. Kaya natutuwa ako kay Mama Nuts. Love you, Ma. Yes. Thank you very much, Benedict. We're all wishing Benedict's good luck sa kanyang panibagong journey dito sa outside world. Pero eto na ang tanong ngayon, sino nga kaya ang makakasama ni Benedict sa paglabas ngayong gabi? Tony? Back housemates, Angie, Madam Minutes at Shania, dalawa sa inyo ang mabibigyan pa ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang PBB journey at ang isa naman ay tuluyan ang haharapin ang realidad dito sa outside world. Angie, tagumpay ka nga ba sa unti-unting pagdiskubre ng better version of yourself? And it is about time to show this sa iyong pamilya at sa taong bayan dito sa labas. Madam Minutes, naging mabuting huwaran ka nga ba sa iyong mga anak-anakan dyan sa loob ng bahay? Kaya naman, dumating na sa puntong ang mga anak mo naman na naghihintay sa iyo ang dapat mong balikan. Shania, have you already proven yourself as a strong and reliable young woman sa iyong mga kasama? Kaya naman, may sapat ka na nga bang armas sa pagtupad ng iyong mga pangarap dito sa labas? Angie, Madam Minutes at Shania, ang una kong babanggitin ay ang susunod na ligtas ngayong gabi. Congratulations because you are safe tonight! Madam Minutes, ibig sabihin, isa na lamang sa inyo ang maliligtas ngayong gabi at ang isa naman ay tuluyan na magpapaalam sa kanyang mga kasama. Ang pangalan ng huling ligtas na housemate ngayong gabi ay Shania, but you have just been evicted from the Big Brother house. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. I'm just like you. I get happy and get sad just like you. I win battles and I lose them too. I'd rather it be me than one of you guys. But that doesn't mean that you know everything. I love you guys. Si Shania nga ang hinatulan ng taong bayan at ang siyang ikalawang evicti natin ngayong gabi. Ngayon naman mga kapamilya, silipin na natin ang kabuuang boto na nakuha ng ating dalawang evicti pati na rin ng ibang mga nominado this week. Our evicted housemate Benedict got 8.66% at si Shania naman 13.02%.
Ang nakuha ng 14.32% si Housemate F, I see. Samantha. Housemate C, 15.57%. Katie. Housemate D, 16.50%. I see Angie. At ang nanguna sa inyo mga boto, 17.54%. Madam Inuits. Kasama naman natin virtually ang kapamilya ni Shania. Kaya naman narito ang kanyang Auntie Phoebe. Hello, good evening! Evening! How are you? Hello, I'm good. Thank you. How are you? We're good. Oh, by the way, congratulations on the good news that we all heard. Pero eto naman, Auntie Phoebe, we'd like to know, what is one comment that was said about Shania dito sa outside world? Negative man or positive, and what do you want to say about this? So just we'll keep it positive, and the one that really touched me was hanggat may oras pa, ilalaban natin si Shania. So that really, for me, she's already won. So thank you to everyone. Oh, we felt that. Well, congratulations. I'm sure you are very proud and you can't wait to see Shania. At maya-maya lamang, isasalubungin na natin si Shania dito sa outside world. Pero bago niyan, panoorin natin ang mensahe ni Kuya para sa kanya. Shania. Hello po. Labis kong pinapahalagahan ang pagbubukas mo ng iyong sarili at buong pusong pakikisama at pagmamalasakit sa iyong mga housemates. Naway manatili sa puso mo ang lahat ng magagandang alaalang nabuo mo at malalim na pagkakaibigan na iyong nabuo sa loob ng aking bahay. Panoorin mo ito. Gomez. I'm half Filipino, half Italian. Shania, sa iyong pagdating sa aking bahay, binuksan mo ang puso mo upang ibahagi ang makulay na kwento ng iyong buhay. Pinuno mo rin ng iyong magandang tinig ang aking bahay. Tinig na handang magsabi ng tama at magpakatotoo. We all do things that we feel bad about. And that's what makes us human, is we make mistakes. Pinatunayan mo na isa kang mabuting kaibigan na handang makinig nang walang panghuhusga at lagi kang handang magbigay ng payo at suporta sa nangangailangan nito. Mas nakilala mo ang iyong sarili at natutunan mong maniwala sa iyong sariling kakayahan. I'm really opening my heart and my mind to this. So that's why I'm so happy na. Now I have like a family that when I get out of here, siguro kahit sabihin mahirap to, ganun-ganun, kakayanin ko. At dahil dito, you learn to appreciate even the smallest wins. I'm just really going with the flow and I trust whatever the Lord plans for me. As long as I know that I gave my best and I tried my best, I trust whatever plan the Lord has for me. Continue to share your voice, aking rising darling, Shania. Oh my God! Sobrang ganda mo yung edit! Oh my gosh! Sabay-sabay natin salubungin ang rising darling ng Quezon City, Shania! Yes, Shania! Welcome back sa Outside World! Naku, grabe. Talagang still as pretty as ever. Pero syempre kasama natin si Aunt Phoebe! Aunt Phoebe! Hello, hello, Aunt Phoebe! Oh my God! Anything you wanna say to Shania, Auntie? Hey, baby, we miss you. We're so proud of you. You don't know, like, you made such a big impact in such a short period. People love you so much. I missed you guys. We miss you so much. Pero nasa Canada pa rin kayo. Kaya nga,
na soon. Magkita na rin kayo. Yes. You never know, Shai. Yes. Sa takdang panahon. Ang reunion. Mangyayari and lahat. And ang abang ang wedding. Yes! Oh my gosh! Grabe yan. Wedding. At least makakapunta ka na, di ba? Yun yes. Na lang ang isipin natin. Pero syempre, may tanong tayo kay Shania para sa'yo. Sino sa mga natitirang celebrity housemates para sa'yo, ha? Sa tingin mo, ang karapat dapat manatili hanggang dulo? Ilan? Mga isa lang? Oh, sige. What? One, no. On top of your head. Sino? Ang hirap. O, dalawa. Okay. Pwede, 10? Lahat pala sila. De, pero para sa'yo. Siguro for me po, I guess I would have to choose my two close, oh my god, lahat sila close eh. But I guess I would choose maybe, Katie and Alexa, because, you know, they've grown so much inside the house. I'm not sure if the viewers saw it, but they have grown so much, and I'm so happy for them, and they really deserve. And the music that they're spreading, I can't wait for them to record it and to add it on my playlist. And guys, I love them if they're watching one day. Yes, I'm sure they miss you so much. Grabe, kung alam nyo lang ang mga nagaganap sa loob ng bahay, cry fest, Bianca. Yes. Grabe ang mga emotions. Pero bawas tears ng konti for now dahil may mini reunion agad yes! tayo. Benedict, sumama ka na dito. Mag mini reunion na kayo yes! ni Shania. Of course, we wish you both good luck. At ito ang simula pa lang ng bigger, brighter, and better things para sa inyong dalawa. At samantala, bukas mga kapamilya, tuloy ang laban ng mga natitirang housemates sa loob ng bahay. Ano nga kaya ang kahikinatnan ng inyong dance performance? Lasikat ang Pinoy. Yan ang ating aabangan. Ako po si Bianca Gonzalez. Yes, at tuloy-tuloy din ang hamon ng pagharap sa katotohanan ng mga housemates dahil bukas din, masasaksihan natin ang kauna-unahang harapang nominasyon ng ating celebrity housemates. Yes, face-to-face. Sasabihin mo kung sino ang ina-nominate mo, di ba? Pero sino nga kaya ang malalagay sa alanganin pagdating ng panibagong linggo? Muli, ito po si Tony Gonzaga at kayong lahat ay nakatutok pa rin sa isang teleserye ng Totoong Buhay. At ito ang Pinoy Big Brother Community Season 10!